to my channel, Homer's Life Vlog. Nandyan po, paki-subscribe na lang at saka like po yung ating content ngayon. So, maiba na naman tayo sa ating content ngayon. Hindi na lang puro kanta kasi wala tayong kikitahin kung puro kanta na lang yung ating content. So, ngayon, pag-aaralan natin yung ating gitara. Doon sa mga gustong matuto na mag-gitara, doon sa mga baguhan, ay dito po, makakapulot po kayo ng kahit kunting basic lang sa ituturo ko sa inyo. So, unang-una ay, siyempre, dapat nating alamin yung mga parts ng ating gitara. Okay? So, ito yung ating gitara ngayon. Meron akong gitara dito. Yung brand niya ay Yamaha siya, pero lumang model na to. Okay? So, unang-una, dito tayo sa may uluhan niya. Okay, itong uluhan natin, ito yung tinatawag nating head stock, okay, ditong banda na part. Head stock siya. So, ito yung tinatawag nating string post or capstan. Ito, yung pinang-iipitan ng string natin. So, ito naman yung tinatawag na capstan niya. Ito yung tinatawag na tuning pegs or tuning. Ito. Okay, so dito tayo nag-a-adjust ng ating tinatawag na mga nota. Okay, so ito yung mga tuning pegs natin or tuning. So dito natin siya ina-adjust. So, ito naman yung tinatawag na nuts. Okay? So, yung iba, kulay itim yung nuts niya. Or yung nut. So, parang maniba. So, ito yung nut ng ating gitara. Itong side na to, itong kulay puti. So, tatanggalin ko lang muna itong ano ha. Okay? Kapo. So, ito yung nut niya ng ating gitara. Okay? Itong puti na to. So, ito naman yung tinatawag na fingerboard. Hindi yung string ha. Okay, sa ilalim ng string, itong kahoy. Kumbaga, itong kahoy na to. Okay, ito yung mga fingerboards niya. Okay, hindi yung string ha. Okay. So, ito naman yung tinatawag na fret. Okay. So, itong part na to, nakikita nyo, diba kanina ito yung tinatawag nating nut, iba naman to rito. Dito naman na side ay yung tinatawag na fret. So, itong fret na to papunta rito, pababa, okay? Itong side, cover niya lahat to. So, isang fret kumbaga ito. Okay, so isang fret to sa ating fingerboard, diba yung board, itong kahoy. Okay, so, ito yung ating isang fret, ito na to. Kikita nyo, kulay puti or yellow man, o ano yan, oo. So, itong side na to, mula rito papunta rito, ito yung tinatawag nating finger fret nya. See? So, next ay pangalawang fret siyempre. Kasi ito yung unang fret, so, mayroon tayong tinatawag na pangalawang fret. Okay? Kikita nyo siya. So, ito yung pangalawang finger fret nya. So, itong side na to, papunta rito. Okay? So, ito yung nasa sakupan niya. So, pangalawang finger fret ito. So, dito na sa kanina sabi ko nga, ay yung kanyang first fret, o yung unang fret niya. So, hindi siya pwedeng lalampas dito kasi pag lumampas siya rito, ay siyempre, pangalawang fret niya na yon. So, pangatlong fret, ito naman. So, nasa sakupan siya. Dito, mula dito sa pangatlo, papunta rito, huwag kang bumaba rito kasi sakop na to ng pangalawang fret. So on and so forth. So, ganun siya. First fret, second fret, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, ten, 11, 12. Okay? So, hanggang 12 lang yan siya. Ibig ko sabihin, pwede naman siya rito rin, pero ang ibig ko sabihin ay yung nota kasi dito sa number 12 na fret at yung open string mamaya na ituturo ko sa inyo ay parehong nota yan sila.
Okay, so parehang nota yan. Kung ano yung nota rito, tsaka yung anong fret na nandito sa number 12 ay pareho sila ng nota nun. Okay, so ulitin ko, 1st, 2nd, 3rd, 4th, hanggang 12 siya na fret meron tayo. Okay, so ito yung tinatawag na neck ng ating gitara, itong pahaba na to. Okay, ito yung pahaba. Ito yung tinatawag na neck ng ating gitara. So, ito yun naman yung mga nakita nyong may kulay puti na bilog. Ayan, may mga bilog na kulay puti. Okay. So, itong mga puti na to na kulay bilog. Ayan, ayan, ayan. So, yun ang tinatawag nating markers siya. So, ito yung mga nakikita niyo ulit na bilog na indication na position marker siya. Ibig sabihin markers, may markers siya para hindi kayo mawala. Yung ibang gitara, yung sigurong mga magagaling na, saka dun sa mga expert na talaga, ay wala siyang mga markers kasi familiarized na nila yung bawat fret. Okay, depende yung sa kanilang pagkapa ng kanilang kamay. Kaya, hindi na nila nilalagyan ng markers. Okay? So, ito namang bilog. Okay, itong bilog na to, siyempre, botas to, bilog eh. So, ibig sabihin, ito yung sound hole natin. Okay, sound hole natin siya. Itong botas na bilog. So, dito tayo kumukuha ng tunog sa tuwing kikreate tayo ng ating chords. Guess nyo? So, pag nagkikreate tayo ng ating chord, okay, or nota, chord or nota, ay dito nang gagaling yung, dito tayo kumukuha ng kanyang sound sa butas na to. Dahil kung nakatapal to, ibig sabihin ko, kung wala siyang butas, so ibig sabihin nun, ay hindi tayo makakapag-create ng sound. Bukod na lang kung gamit natin ay electric guitar. So, kasi yung gamit natin ngayon ay hindi naman siya electric guitar eh. Acoustic guitar lang siya. So ibig sabihin nun, kung electric guitar siya, siyempre, may pangkukunan tayo ng kanyang tunog. Based doon sa kanyang, sa sound speaker. Okay? So, kung electric guitar siya kasi, ay meron tayong pangkukunan ng tunog niya base doon sa speaker na panggagamitan natin. So, isasalpak lang natin yung chord niya papunta doon sa may box speaker na may amplifier halimbawa. So, doon tayo nakapag-produce ng sound. So, ito kasi ay acoustic guitar lang siya. So, hindi tayo makapag-produce ng sound kung wala siyang bilog. So, ito yung tinatawag na sound hole niya. Okay? So, itong side naman na to, ito ay parang ganito. Tinatawag na pick. Okay? P-I-C-K. Ito yung pick natin, ha? So, ito yung tinatawag na pick guard. Ito naman yung pick na hinawakan ko. Okay? Ito yung pick guard niya. So, design lang yan sa dito. Yung ibang gitara naman ay wala namang design. So, depende lang yan doon sa manufacturer na paggawa ng ating gitara. So, ito yung atin ay meron siyang design. Okay? Pick guard siya. Itong puti na to ay tinatawag na saddle. Okay? Saddle siya. Saddle is A-D-D-L-E. Saddle siya. So, kailangan talagang meron siyang nakaharang na puti dito dahil kung wala, ay wala siyang gap dito. Mula yung ating strings na lahat na to ay hindi siya magkakaroon ng gap papunta dito sa may finger board natin. Okay, or fretboard natin sa ilalim nito. Okay, sa ilalim nitong string, ito yung mga board. Ito naman yung neck, ha, sinabi ko kanina, yung haba na to, neck to, kabuuan ay neck. Tapos ito naman sa baba niya ay fingerboard siya. So kung wala siyang harang dito, itong harang na to na kulay puti, yung tinatawag na saddle, ay lalapat siya rito. Ngayon pag lumapat kasi yan dito, hindi siya magkakapro Diyos ng sound na nanggagaling sa ating hall. So, meron talagang nakadesign yan lagi na itong
puti na to. Minsan itim yung nakalagay rito eh. Itong tawag na saddle niya. So ito naman kahoy. So ito yung tinatawag na bridge or tulay. Diba? Tulay. Siyempre, tulay kasi ito yung tulay niya para meron tayong pangkakabitan ng ating mga strings. Dahil kung wala to, lalapat sa dito, lalapat sa ating fingerboard, yung ating strings, ay hindi na siya makakapag-produce ng sound na nanggaling sa hole na to. So, kailangan may bridge siya. Plus, yung kanyang tinatawag na saddle. Okay? So, kompleto siya dapat. So, ito naman, itong itim na to, okay, itong bilog na itim, anim to siya. Kasi dapat anim siya. Kung ilan yung strings natin, dapat anim din yung nakadesign na bilog na to, yung tinatawag na bridge pins natin. Okay? So, kailangan mahigpit na mahigpit to. Hindi siya dapat maluwag. Kasi kung oras na maluwag to, at mag-a-adjust tayo sa ating tuning, ito ba sa may tuning, kung mag-a-adjust tayo rito, ay hindi siya mag-stretch yung ating string. Okay, hindi siya mag-stretch yung string natin. So, kailangan talagang mahigpit na mahigpit itong tinatawag natin na bridge pin, pins, o P-I-N-S. Okay? So, itong part na to naman, ito yung body. Okay, ito yung body ng ating gitara. At dito na side ay lower bout. Okay? So, sana naintindihan niyo po yung aking explanation sa iba't ibang party ng ating gitara.